Welcome back sa aking YouTube channel, guys. Ngayong araw na to, ikakabit na namin yung cabinet na ginawa namin last week. So, tingnan nyo guys kung paano namin ikabit yung hanging cabinet tsaka yung ilalim ng lababo. Yun. Tapos, dito muna tayo sa, dito pa tayo sa office ngayon kasi nag-lunch break. Ngayon, meron pa tayong ginagawa dyan sa labas na yung pang-ilalim na may pull-out basket. Tingnan rin muna natin guys yung pull-out basket kung paano namin ginawa. So guys, lalabas muna tayo para makita natin yung pull-out basket na kasama nung kinakabit namin sa Sarmiento Homes. So guys, stay tuned ka lang para makita mo at makita mo yung finished product ng hanging cabinet namin. So guys, maganda to kasi ang hanging cabinet namin ngayon at yung mga door namin is yung latest ngayon na pang-cabinet talaga. Mukha siyang elegante, modular cabinet. So, tingnan natin guys yung ginagawa namin dyan sa labas para makita nyo rin yung pull-out basket na paano namin ginagawa. Yan guys, tingnan natin yung ginagawa dito na cabinet namin. Tingnan natin. Yun, ito yung ano natin, pull-out basket. Ito yung kasama nung kinakabit namin kanina sa Sarmiento Home. Ayan guys, oh. Pull-out basket. Sineset na dito na siya para pagdating sa site, sasalpak na lang. Tapos, ang next na gagawin ng ating malupit na installer, yung mga door na. Ayan, sinusukatan niya na. Yan guys, mamaya titingnan natin kung paano namin ikabit to. So guys, stay tuned ka lang sa akin channel. Pupunta na tayo sa site. Yan, ngayon guys, pupunta tayo sa site. Para matapos natin yung project natin ngayon na hanging cabinet. Install na kami guys. Tayo sa Sarmiento. No. Tingnan natin yung ginagawa na cabinet. So guys, samahan mo kami ni Kuya James. Guys, titingnan natin yung kinakabit natin dito na ano, cabinet. Hanggang baba, tanggal. Ayan, tinanggal na lang. Malaki pala yung baba. Hindi pinalagyan na. Dahil meron ditong poste, kailangan natin na mag-cut ng korting ano.
para kumasya. Tapos sa dulo may downspout. Testing yun natin ay kasa kung sasakto ba to. Kailangan dito siguro sa bypoy dito. Dito umpisa. Yan, sagad mo dito. Yan, papunta ron. Uy, toto mo yata dun sa ano, no? Hindi, yan lang muna. May tayos pa naman dun. Yun ang problema pala dito, pag ganyan kasiksik. Hindi, dapat ito ang nauna, ano? Ang hinabaan mo yung dun, pagalan. Hindi tayo mag-sip. Hindi tayo mag-sip. Nangyari na sa akin. Dapat pala sinagad to doon sa dulo. Oh, yung nangyari sa akin ng ganito na eh. Doon din, sa akin nagitan sa ano, diba? Nangyari din yung ganito. Yun. Kaya try natin, ano? Paano? Problema tayo sa ano. Hirapan pumasok. Kailangan natin na magbawas. Sakto na siguro rin. Testing na ulit natin. Diyan tutugma ito na sa isa. Butasan mo na yung bracket. Pwede naman, nisila na lang natin. Kahit hindi na ito. Iyaw na mo lang para hindi naman tulong mabog. Baka i-adjust pa nga yan pag ano. Pwede, sila na lang yan. Tornilyo. Yan, tatry ulit natin guys kung magkakasya na yung ating... Yung nangyari sa akin nun, may tiles pa ganyan. Dipad tayo mo last. Yan. Oops, dandahan. Tayo nagka-problema sa corner. Tapos yung ilalim. Ano na silalim? Paiba, paangat. Ibra pa yung
Sino pa yung klase? Mga media pa. Yun lang problema natin guys, pag naka-eskwala yung ano, lalagyan ng cabinet. Tapos pag wala sa eskwala. Oops, yeah. Pater mo. Kaya pa. Simulin ko naman sa iba ko eh. Yung task. Ito ang iangat sa natin. Yung baba. Ito last, dalawa. Siguro yung dalawa. Ito, sumikip na dito. Ito lang. Sumikip din. Nakapasagad mo na. Sagad mo na lang din siguro ko. Kaya buwasan yung intermedia. O grinder. Kaya yan? Hmm. Pwede na rin pala walang backing ta, no? Ano naman, ano? Pinis naman. Ito lang. Pumunta na. Iyan na lang. Tapal na lang. Tapal na lang yan. Ano tong isang tap? Naglagay lang kaman yung sinumawa niyo. Para doon. Yung kasi hindi po problema namin. Ito. Yan. Just tingali. Sumagad dyan. A few moments later. Yun guys, fast forward na natin. After na mahirapan tayo sa isang corner ng aluminum cabinet na kinabit namin. Dahil guys, nagka-problema yung eskwala nung kitchen nila. Kaya doon lang kami medyo nahirapan doon sa unang kinabit namin. So fast forward guys, nakabit na namin yung naka-eskwala dito sa kanan. So nalagyan na rin namin ng mga pinto yung mga hanging cabinet. So guys, malapit na yung finished product natin. So kung mapapansin mo guys, ang smooth niya i-open, tsaka pag nag-close siya, yan, tingnan nyo guys, pag nag-close siya, yan, dahan-dahan, hindi siya tumatalpak. So gumamit pala kami dito guys ng hydraulic soft close na concealed. So magandang klase ito guys, kasi kailangan, kasi stainless din yung gamit natin para pang matagalan na siya, hindi nabubulok. So aluminum yung materials natin dito guys, na module, pang modular cabinet na talaga. Unlike kasi guys sa mga nagagawa namin na cabinet, mga plywood, kahoy, katagalan guys, nabubulok, binubukbok, inaanay. Kaya ito talaga ino-offer namin sa mga kliyente namin, itong aluminum, na pure aluminum. So wala na to pagkabulok guys. So kung kayo po ay nagbabalak na magpatayo ng, o meron na kayong bahay at wala pa kayong cabinet guys, nire-recommend ko sa inyo guys, ina-advise ko sa inyo na huwag nyo nang paggawa ng ano, ng kahoy o ng plywood yung cabinet nyo. Kahit pa sabihin na nagtitipid kayo guys, paano masabi? Isipin nyo kasi dito yung pang matagalan na. So kung wala pa kayong budget guys, kulang pa yung budget nyo, so ipon muna, tabi muna guys, para once na makaipon kayo, dito na kayo sa talagang pang matagalan na for life na ito guys. So dito ang ginagawa ng mga kasamahan ko, ng aking mga katropang mag-aluminum, yan, sinisild na nila guys yung bawat kanto, yung ilalim, kasi di naman natin kasi masabi yung mga finish ng semento is may bukol. So kaya nagkakaroon yan guys ng butas o awang. So magandang ano dyan guys, isisild nyo rin yung ilalim niya para hindi siya tatago pag tataguan ng ipis. Kasi doon nagsisimula, doon nangingitlog yung ipis. So ang ginawa namin dito guys, gumamit kami ng angular na 1/2 1/2,
para pang takip namin dun sa ilalim. Tapos sinisilant na lang namin para malinis na siya. Hindi nyo na kailangan guys maglagay dito ng tornilyo, kasi pag naglagay pa kayo ng tornilyo, naka-expose yung ano nila, yung ulo, pangit tingnan. So mas maganda nito, gamitan nyo na lang ng sealant, kasi ang purpose lang naman ng angular na to guys is para matakpan yung mga awang-awang. So ito na, malapit na guys matapos ang finished product natin. Hindi, dito lang. Ha? Tumawag. Lagay natin ng mga pintura. Wala pa ba niyan? Yung paliit. Ha? Walang paliit. Paliit. Pa? Ano pa mo yun? Ano lang pa sila nakakalig ka dito? Okay, dito yan. Dito yung itan mo. Yun guys, dito na tayo sa shop, sa aking opisina. So natapos na namin guys yung kinakabit namin kanina na hanging cabinet at mga drawer. So guys, ito na yung finished product namin na ginawa namin kanina. So guys, thank you very much nga pala sa mga bago nating subscribers, sa mga sumusuporta sa ating channel. So sana marami po kayong napulot na idea. Sa mga baguhan po dyan na kaunting kaalaman po, sana po meron kayong nakuha sa aking shinare na video. So guys, huwag nyo pong kalimutan sa mga bago pa lang na napadpad sa aking channel. Please support my channel, pa-subscribe po, and pa-hit na rin na notification bell para once po na meron po akong mga i-upload ng mga tutorial video, is manonotify po kayo. So guys, thank you very much sa mga susunod na video na i-share ko sa inyo. Bye-bye!
Yun guys, dito na tayo sa shop, sa aking opisina. So natapos na namin guys yung kinakabit namin kanina na hanging cabinet at saka mga drawer. So guys, ito na yung finished product namin na ginawa namin kanina. So guys, thank you very much nga pala sa mga bago nating subscribers, sa mga sumusuporta sa ating channel. So sana marami po kayo na napulot na idea. Sa mga baguhan po dyan na kaunting kaalaman po, sana po meron kayong nakuha sa aking shinare na video. So guys, huwag nyo pong kalimutan sa mga bago pa lang na napadpad sa aking channel. Please support my channel, pa-subscribe po and pa-hit na rin na notification bell para once po na meron po akong mga i-upload na mga tutorial video, manonotify po kayo. So guys, thank you very much. Hanggang sa susunod na video na i-share ko sa inyo. Bye-bye!